Kawawa ka naman, pare. Nag-iisa ka rito. Hindi ka ba nahihirapan? Bakit? Iniwan ka na ba ng kabit mo? Sino naman ang kabit ko? Sino pa, pare? E di si Mariam Palad. Wow, pare! Bigat mo! Siya nga pala, pare. Ano ba kayo na? Siwarin ako. Dalawang daga, nag-ahawal ang titip ko. Ito naman kasi si Gilbert, eh. Umakaisip, pabigla-bigla. Ikaw tumulol, eh. Kinadala-dala mo yung taxi mo, wala naman palang gasolina. Buti na lang, eh. Hindi pa malaging boy. Kung di, bulilyaso! Eh, paano naman makakapalag yun, pare? Eh, nakita niya. Kahit naman screwdriver lang nakatutok sa kanya, alam niyang isang kadyot ko lang, may tutulo sa tagilira niya. Kaya sa susunod naman, tol, plano mo na. Bakit, Gilbert? Isusunod pa ba? Troll! Kukunti na yung nakuha natin, tol. Bari-bari lang. Okay naman eh. Pero kung puro gasolinahan lang ang babanatan natin, walang bread doon, pare. Check nga muna, pare. Saan ba naroon ng bread? Eh, saan pa? Di sa bangko. Tayo ba talaga papakasira na? O gusto mo nagmati sa mga polis? Bakit? Nakalimutan mo na ba yung polis na kasangkot sa pagkamatay ni Papa? Hindi na patunayan yun, tol. Naniwala ka naman. Wala tayong magagawa eh. Anong wala? Kapag parang kinalaban natin, wala tayong kabuhay-buhay. Ano ba tingin mo sa buhay natin ngayon? Nalabo na. At yung pag-aaral mo, naapektuhan. Paano ka makakapagpatuloy kung di tayo gagawa ng paraan? Tol, naintindihan lang si Joel. Oo, pero buong loob. Eh, ginagaya ka eh. Sobrang bilib sa'yo ng gago. Okay din naman sa kanya, iniisip ko eh. Sumama ka na, tol. Oras makaipon tayo. Titigil tayo. Saan tayo kuha ng armas? Mangihiram tayo. Sinong gagawang papahiram sa atin? Kung ayaw eh, di gagawin natin. Uy, ganabara, punta na tayo. Ang daming siksagihin tayo doon. Oo nga, pare, pero dance ko na kaya. Sagad na. Sagad na! Isa pa, magagalit na misis ko pag umuwi akong lasing. Puna na tayo. Sir, makikipo kami, sir, ha? Ay nga, pare, puka rito. Oh, ano, puna naman tayo rito. Oh, papay na. Uyawalis na ako! Pare, sandali lang. Nasakin na! Halika na, Cho! Cho, halika na! Cho! Halika na! May nakita ka na ba? Oo, pare. Bakante highballs. Steal ko na nga yung bantay. Natagang ko na ng down payment. Pero dayin ko binesa kung hanggang kailan ang bakasyon natin. Eh, yung lugar. Okay ba? Tago ba?
Oo, pare. Tagong-tago. Sige. Lakas ba, pasada, pare? Ayos lang, pare. Ang hirap talaga ng pasada, no, pare? Mas lalo pang nasisiraan ka. Yan ay pagmamalaki ko sa jeep na yan. Kondisyon na kondisyon yan, pare. Niminsan, hindi pa ako tinirik niyan. Bakit, Jok? Nakaschedule na ba? Ubanat na ba tayo ngayon? Preparasyon lang yan, pare. Alam mo si Weber, bigla ko naisip yan. Labas kayo. Alalayan niyo ako. Mga 20 segundos lang. Pumasok mo kayo. Hold up, ha! Hold up! Ay!
yan, kayo dito ninyo. Umalip pa kayo kanina. Saan ba yung bayan na sinasabi mo? Konting lakad na lang, pare. Eto na, tol. Pumutok. Bakutuntura siya, tol. Eto na yung matanda. Umahabol na ganyan, eh. Eto na, oh. Atong! Atong! Meron pa isa rito! Ano ba kayong dalawa? Basta nagkatabi kayo, ang haharot ninyo. Ito kasi si Frankie, tol, eh. Hindi mo lang ko nang unahin. Sugalo babae. Pare, iba may susunod pa, di ba? Siyempre. Naumpisan, eh. Ituloy na. Pero isa lang ang didiskarte. Ako lang. Siguro, tol, dapat magdagdag pa tayo ng tao para pag nagkaroon ng bulilyaso. May alam ko ba, Frankie? Tagutom mo yung pare. Madaling makakita ng may mahigpit na pangangailangan. Doon, tol! Wala naman, tol, ah. Nervyos lang yan. Frankie, pare. Frankie! Kamusta na, pare? Gutom, pare. Tagalog na tagalog. Kaya nga ako nagpunta rito, eh. May pag-uusapan tayo. Ano yan? Bread, pare. Bread? Frankie, si Jerry. Sabi ni Tommy, uso rin ang bread sa lakad mo. Wala bang dimog yan? Jerry, sabi rin ako dyan, ha? Sino ba to, Hits, pare? Wala yan, gutom rin yan. Petsa rin sa akin yan, eh. Para ba ako nakapulit ng pala mo ng tuta? Sige, Jerry, kung ayaw mo kong isama, okay lang. Rest back na lang ako sa gapo. Tarantado ka pala, eh. Pag natiklo ka naman. Tapos ang baksyon natin dito. Malakas ba loob mo?
Kung kaya ng dibdib nyo, kaya ko rin. Hindi pwede iyakin dito. Kung iyakin ako, hindi ako isasama ni Jerry dito. Naitindihan nyo ba itong pinapasok niya? Dito hindi pwedeng tawag. Ayoko nung mapitik lang sa ilong. Sisigaw na. Mga pare, may problema ba tayo? Wala pare. O sige, inom lang. Tatawahan lang pare. Wala problema to. Pag masyado tayong magulo, pati itong ibang customer natin, maapektuhan. Mawalan kami ng hanap buhay. O sige, basta inom lang kayo ha. Tatawahan lang. Ayos lang, lang pare. Okay ha? Pare, sige. Ay, nako, nagulo pa rin ang takbo ng isip niya. Mabuti naman at napapadalaw kayo rito kahit paminsan-minsan. Nang makita niyo naman ang hirap na dinaranas ko sa pagsasama namin ni Gilbert. Heto, manganak na naman ako. Wala pa rin siyang pagbabago. Parubado. Nananakit. Ay pa kasi balikati na responsibilidad. Kaya madalas eto, palagi kami baon sa utang. Paiba-iba pa siya ng trabaho. Konting tiis pa. Bata pa naman si Gilbert eh. Talagang baributan ang utak niyan. Pero masipag naman. Kaya lang, ayaw pang swertihin. Total nandiyan na yan eh. Di pagtsagaan mo na lang. Hirap kayo, hirap din kami. Kayo naman dalawa ang dapat isiyan, hindi ba? Pinasok niya ang buhay nito. Tsaka ang isa pa. Kaya natigil sa pag-aaral ang aking anak. Hindi pa dahil sa'yo? Kung magsalita kayo, para bang ako lang ang dapat isiyan sa lahat ng nangyayari ito? Ano naman to? Tingay naman, huli naman. Pati trabaho ko nabubwisit ah. Huwag mo sabihin, ayaw mo na naman ang trabaho mong yan. Magdamag akong puyat sa trabaho, pagdating ko rito, para kayong pusang nagbabangayan. Paano kung matatahimik dito? Pagkagising ko pala sa umaga, nandiyan na yung naniningil sa atin sa pinto. Eh sabihin mo wala! Wala pera! Rintik na trabaho to, inaaraw ko na! Ano wala pera? Paano? Paano kung manganak ako? Ano pa susuko rito, ha? Tama na yan! Tama na! Natatandaan mo bang meron akong sinabi sa ilang araw? Na sa lahat ng mga anak mo, yan si Gilbert ang walang direksyon sa buhay. Papang, hindi ako nagkukulang sa kanya. Mayroon. Ang pangunawa mo, ang pasensya mo. Hanggang kailan yun? Hanggang kailan ako magtitiis? Hanggat makakaya mo. Kung lagi mo siyang away, lalo lamang magugulong kanyang isip. Naiintindihan mo ba ako? Kapag pa, pinapalis ka na rito, ah! Naghahanap buhay lang naman ako, eh. Hindi ko na kayo Thank you.
Buti na lang may magulang pa akong matatakbuhan sa probinsya. Doon kahit papano kakain kami. Kung aasa pa ako sa pagbabago mo, baka hindi nag-goto mga buting ko, masisira pa ang ulo ko. Kung gusto mo sumama, sumama ka. Kung ayaw mo, manigas ka rin. Ano galing sa probinsya? Papalakan ng bayad? Alam mo ba, simula nang magsama tayo, ni konting pagmamahal, wala akong natingman sa'yo. Puro mura, puro gulpe. Tama nga sinabi ng mama mo. Dapat nung palang kinulong ka na sa mental hospital. Alam mo naman pala si Raul eh. Ba't nakisama ka pa? Isang bagay lang naman pinag-aawayan natin eh. Yung kasakiman mo sa pera. Sinong hindi masasakim sa pera? Magdadalawa ng anak natin. Itong mga kamay na to hanggang ngayon, hindi pa nasasayaran ng pera. Ito. Gusto mo sumayos sa mukha mo? Bakit, George? George? May nangyari ba, George? Mama, tinatay siya, mama. Alam ko, masakit. Pero, ano pang magagawa natin? Eh talaga namang delikado ang pinasok niyang trabaho. May kasama raw police tol. Police raw ang alalay ng mga holdoppers. Nang pumatay sa papa. Umalis ka nga rito, John. Lumayas ka muna. Bakit? Totoo naman natin sinasabi ko. Tatakot ba kayo? Kung ayaw niyong gumanti, ako gaganti! Tumutado ka! Sabi sa'yo, lumayas ka muna eh! Tama na! Tama na! Tol! Ano, karaya na tayo? Hindi mo sa mga bata huwag sasagat sa'yo naman. Kayo akong may hangover sila bukas. The world, we are the children, we are the ones who make a brighter day, so let's start giving. Parak
pala. Parak nga. Matitiyak sa inyo kung magkano ang perang natangay. Pero dahil pinasok yung vault, more or less mga 140,000. Sabi ng mga tellers at ng ibang bank employees ninyo, mga bata pa. Totoo ba yan? Talaga bang mga bata? Mga bata pa o, tinyente. Sa tingin ko mga teenager pa. Hindi naman. Pero yung mga tipo nila parang mga estudyante. Yun nga kumuha sa akin dito, tipong mga 21 o 22 anyos. At isa yon sa bumaril sa mga gwardiya? Palagay ko yun ang leader ng grupo nila. Siguro, tinyente, kung magche-check kayo sa mga hospital... Kung magche-check ako sa hospital, parang na ako sumuntok sa pader. Ano ba? Giniginaw ka ba? O nanginginig sa takot? Nanginig mo sa sumabit eh. Anong gusto mo? Split na? Ano pare? Kumusta si Gilbert? Okay na. Nakuha na yung bala. Hintay kayo mabuti rito ah. Hindi si Suki mag-aalala. Sasamahan lang nila kayo para siguradong hindi kita tawag sa telepono. Kung ano man ang binabalak niyong masama sa aking asawa, sana ay huwag niyo nang ituloy. Matanda na siya. Igalang niyo naman ang natitira pang panahon sa kanyang buhay. Okay, matakot. Para sa inyo, Doc, maswerte kayo. Tatapos lang namin mag-withdraw. Hindi ko kailangan yan. Nagawa ko na ang gusto nyo. Pwede na kayong umalis. Ayaw daw, Tol. Paano to? Delikado to. Sinisiguro lang namin na hindi kayo magsasalita. Naintindihan ko ang sitwasyon. Hindi ako sira para isubo sa disgrasya ang buhay naming mag-asawa. Sa inyo, Tos Gusto, iiwan namin ang kwarto. Pero ito, tandaan nyo. Oras na magsuplong kayo sa mga polis. Marami kami maghanap sa inyo. Edgar, yung sinasabi ko sa inyo, yung parkada. Pag kayo nasabi, bago kayo makarating sa presinto, lulumpuhin ko muna kayo.
Relax lang, Dad. Ang aga-aga eh. High blood na naman kayo eh. Ano ba talaga ang papel ng Dad? Police o pare? Hoy, tama na nga yung daldalan nyo ha. Tanghali na kayo. Kain na kain. Hoy, 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 Helen. Huwag mong kukonsintihin yung mga anak mo. Babato tayo ko yan. Ano nga ba talagang pinoproblema mo? Ay, yung mga ulul na lang hold up ng bangko. Di ba kasing edad nito? Anong kasing mga gagoyang? Kaya ba bata pa ay puro kahayupan ang ginagawa? Oh, di ba sinabi mo na? Barkada? Hindi, Helen. Hindi yun. Talaga mga sira ulo mo, ihulit. Talagang pandemonyo ng takbo ng buhay ngayon, Helen. Mga bata pa eh. Sabog na utak. Girlfriend mo? Wala, wala sinabi yun. Lalo wala sinabi yung sota mo. Walang binatbat. Hindi pa kompleto ang isip eh. Gusto nang gumawa ng sariling desisyon. Ayaw na sa bahay. Ayaw na sa eskulahan. Mas gusto pa nila yung katarantado ang napupulot nila sa lansangan. Ano, Tol? May napili ka na ba? Teka muna. Wala pa ako natitipuhan. Ano? Anong numero na napili mo? Gusto ko sana dalawin. Bakit? Tataya ka ba sa double? Double massage, gago. Ayun, ayun. Maganda yun, oh. Naisahan na naman tayo na utilin nyo, pare. Wala na tayong pipili rito eh. Nakuha niyo na ang pinakamaganda. Masahing-masahing na ako, pare. Ano, tataka na lang ba tayo rito? Magasas to, pare. Isipin mo 200, tapos hihingi pa ng tip. Masakit sa gusto yun, ha? Tol, paminsan-minsan naman, gagastos ka. Ito yung mag-good time na lang ba tayo eh. Gusto mo libre. Sige, magtapong kayo ng kwarta. Makakala nyo habang panahon sa swertihin tayo. Para sa mga one time tayo. One time lang! Tapos sa maliligay araw natin. Tol, matagal pa yun eh. At saka mo nalang isipin yun. Tingin na kayo, pare. Hindi ba kayo nangyayari kay Gilbert? Siguradong lumalangoy na sa langit yun. Ano? Taan-taan ka lang dyan. Masakit pa yun eh. Saan ba galing ang sugat na yan? Nakipag-draw ko sa mga pulis eh. Ayoko na sa'yo. Matapang ka pala. Kumusta yung boyfriend mong in-check? Madutong ba? Ngayon ko lang naligaw dito eh. Ang dami mo nang alam tungkol sa'kin. Madutong ba? Kalante. Dapat naman. Sagadabong yan eh. Maski na nag-iisa yung kalabaw ko, ibibenta ko para sa'yo. Alam mo, okay ka. Mabait ka. Tsaka makuwarta pa ako. Baka akala mo. Yan ang gusto ko sa lalaki. Hindi tinatago ang kayabangan. Bakit? Ano pang trabaho mo? Sa bangko. Bibilang ng pera. Totoo yung sinasabi mo. Swerte ko na. Malalaman mo naman ito pag ini-ister kita eh. Paano? Lalabas tayo, di ba? Naku ah. Bakit? Hindi ka ba lumalabas? Hindi mo pa ako masyadong kilala. Baka hindi mo ako kaya. Bakit? Magkano ka ba? Yan pa rin ang isang bagay na gusto ko sa isang lalaki. Masyadong tiwala sa kanyang sarili. Kaya ko naman ah. Hindi ko nga malaman kung saan ko lalagay itong pera ko eh. Kapal nito ah. Saan ka ba dadaan mamaya? Hoy, hindi ito tipong papa-hold up ah. Ito anong hold up?
Kailan mo kita makakausap ng matino? Okay ka, pero pwede ba tigilan muna natin ang lokohan? Pwede ba kitang makausap na mahusay? Bakit? Kala mo ba luloko kita? Talaga naman may kayang pamilya namin sa Cagayan. At saka nga pala yung sinabi ko siyo, na type kita? Totoo yun. Hindi mo pa ako masyadong kilala, Gilbert. Hindi mo pa alam ko ano mga bagay na gusto ko. Mga bagay na hindi ko gusto. Pero wala akong ililihim sa'yo. Lahat ng bagay tungkol sa'kin, sasabihin ko sa'yo. Sige. Pero mamaya na yun. Pagkatapos, unahin mo natin yung gusto ko. At yung gusto mo. Anong hinahanap mo? Yung nakawad sa bangko, yung pagkakapatay sa pulis? Gaano katagal na nga ba? May 2 buwan na. Palipat-lipat tayo ng motel. Check-in tayo rito at check-out. Babalik, aalis. Wala na bang katapusan to, Gilbert? Ano ba nireklamo mo? Hindi naman tayo kinakapos eh. Hindi ka naman kinukulang sa pera. Palagay ko nga, hindi tayo kukulangin sa pera. Kukulitin mo naman ba ako sa mga suspecha mo? Hindi, bakit kita kukulitin? Eh, alam ko naman magaling ka sumagot, mahusay ko umiwas. Kung gusto mo, tumigil ka na sa trabaho mo eh. Doon lang tayo sa inyo. Doon, mapapatayan mo ako sa maghapon. Ano? Okay ba sa'yo? Tatanungin mo pa ako eh, lahat naman ang gusto mo, sunod-sunuran lang ako sa'yo. Dalawa na sa kasamahan natin na napapatay. And those were brutal killings. Dahil matapos silang patayin, inagawan ng armas. Yung una ay sa Quezon City, pangalawa sa Mandaluyong, at meron pang isang pulis na inagawan ng armas sa loob ng jeepney. So, sa deductions mo, may koneksyon ng agaw armas sa 2 naganap na bank robberies. Ayon sa witnesses, ang grupong pumatay sa kasamahan natin at ang grupong ng hold-up ng bangko ay puro mga bata at mga tipong estudyante. Akala ko ba'y may nasugatan sa grupo nung nakaraang hold-up nila? Tinabaho mo ba yun?
Blanca ang resulta. Matatalino rin mga iyong diputang yan, kaya hindi nagpagamot sa ospital. Paano? Itutuloy mo pa ba ang paghahok sa kaso? Dalawang anak ng lalaki. Isang 19, isang 16. Sana maintindihan niyo kung maging personal ang interes ko sa kasong ito, Kat. Anong ibig niyo sabihin? Kung totoo ang puro kabataan ang gumagawa ng kahiyupang ito, kailangan malaman kung dahilan kung bakit. Importante sa akin yon, Kat. Kaya ibigay niyo sa akin ang kasong ito. Ng buhay mo, ah. Bakit may reklamo ka ba? Wala. Nalilito lang ako kung ano talagang papel ko sa buhay mo. Pasihista, waitress, kusinera. Baka naman maghanap ka pa ng iba. Kaya nga ako pumili, medyo may edad niya. 6 years lang ang diferensya natin. May edad na ba yun? Inamin ko naman sa'yo, hindi ba? Lahat pinagtapat ko, wala akong tinago. Pero ikaw... Uy, yung mga suspecho mo tungkol sa akin, ha? Kalimutan mo na, ha? Total, enjoy naman tayo, di ba? Kung hindi mo ako titigilan sa katatanong, baka magkapikunan lang tayo, ha? Sinabi mo, eh. O, Monchet, kumusta? May problema, ate. Pwede mo makausap si Gilbert? Monchet, tuloy ka. Ano ba yung problema narinig ko? Kakahiya ba yun? Kalimutan mo nahihiya. O ano? Trabaho ko, parang sakit ang tiyan eh. Minsan meron, minsan wala. O magkano? Hindi na pwede yung dating kinukulit yung barya-barya. Kailangan ko ngayon, malaking halaga. Bakit? Ano nga ba yung problema mo? Siyota ako eh. Kailangan pakasalan ko na. Matagal ka na binibitin yan eh. Pero ngayon, kailangan ituloy ka na. Sa'yo lang naman ang pwede lumapit eh. Pero huwag nang bubuk kaya ate.
Sinasabi ko na nga ba eh. Totoo lahat ang suspecha ko. Yung mga nakawan sa bangko, kasama ka doon. Yung pinatay na pulis, kasangkot ka rin doon. Lahat ng sinabi mo sa akin tungkol sa iyong pagkatao, puro kasinungalingan. Gagawin mo pa akong tanga. Lolokohin mo lang pala ako. Pinagtapat ko pa sa'yo kung sino ko, kung ano ko. Kaya ako una nakaramdam. Pero, maliit pa lamang si Gilbert. Ay lagi na lamang siya ang nasusunod sa mga gusto niya. Mahal ko siya. Pero, ayaw naman niya ako magmaneho ng kanyang buhay. Tinanong ko kayo, hindi ba? Bago ako nakisama kay Gilbert, inalam ko sa inyo kanyang tunay na pagkataon. Ang sabi niya, wala akong alalahanin dahil mabait siya. Oh, bait naman talaga ang mga anak ko eh. Lalo na si George. Kahit hirap na kami, nagsusabi ka pa rin makatapos ng pag-aaral. Si Joel, palibasa bata, madalas masubo sa away. Si Gilbert ang nakita kong talagang walang direksyon ng isip. Hindi siguro mangyayari ang lahat ng mga kaguluhang ito kung hindi napatay ang kanilang ama. Paano ngayon, mama? Ngayong alam niyo na nakasangkot silang tatlo sa mga nagaganap na nakawan sa bangko, anong iniisip niyong gawin? Wala na tayong magagawa ngayon. Kundi ako hindi ng tulong sa Diyos. Para naman sa parte mo, dalawang bagay lang ang maaari mong pagpilian. Hindi ko pwedeng iwanan si Gilbert. Ewan ko ba? Hindi ko rin maintindihan ang damdamin ko eh. Hindi naman siya ako ng lalaking dumating sa buhay ko. Pero sa kabila ng takot at pangamba, siya pa rin ang natutuhan ko mahalin. Dahil alam mo, na kailangan kanya ngayon, Hilda. Tulad din naman ang pangailangan niya sa akin ngayon bilang ina. Thank you.
yun eh. Hold up to. Ayoko na rito. Maka-hold up lang pero ko rito. Relax lang, pare. Diba? Diba? Sandali lang, no? Parang hindi ka pa... Bubutonis ko lang to, no? Sandali lang! Sandali lang, sabi. Masyado kong inglad sa buhok mo, eh. Tara, ta... Game magalo! Tol, mukhang loaded na loaded tayo ngayon. Ganyan ka, kapal! Ilang disco ba ang nasagasanag ngayon? Pupuntahan natin natin si Anita. Tapos ano tayo? Tama, tol. Doon tayo sa dati. Ang palaban mga chicks doon. Palaban nga mga chicks doon, pero magastos. Hindi tayo makalibre. Palaga, oh. Kunat mo. Gilbert, ano bang inahan natin? Disco sauna. Chok! Tignan ko, ate ba? Ano? Akin na naman, oh! Akin naman, oh! Umi mo! Oh, umi ba? Akin na naman, oh! Akin na naman, oh! Baka naman natin! Tignan mo na naman! Kayo dalawa, baka nasin mo! Kakagawin mo kayo! Alis ka na dyan! Ang bango mo! Pambihira! Hongjit! Ate ba? Ano? Tignan ko! Akin na naman! Ay, nakabukol! Wala kabukol! Tado, titig ko yan! Titig ko yan! Ikaw! Ate ba? Wala pare! Pare, wag din, pare, maupon ako. Supot ka siguro! Pare, wag, pare, may sumaw! No, kayo naman. Sandali lang, no? Sabi ay swapag! Bisit! O, tol, hindi ka ba kumikilos dyan? Hindi ka ba sa amin? Siya, mado to kayo. Hindi na. Kayo na lang. Hihintayin ako ni Hilde. Napapansin ko lang, tol. Bakit ba simula na magsama kayo ni Hilde, bihira ka namin mabarkada? Napapansin ko rin, tol. Parang... wala kang kamor-amor sa kanya. Hindi naman, tol. Mahal mo siya eh. Siyempre, mahal ko na rin. Kaya lang, huwag ka masyado magtitiwala sa babaeng yon. Loko, alam ko kung ba't ka nagkakaganyan. Nagsiselos ka, no? Mabait si Hilda, tol. Sino pa kayong babae makakapagsika sa mga kalokohan ko? Thank you.
ikaw ba talaga hindi ka na magsasawa sa chicken? Salamat din, hindi ako naghanap na ibang putay. Kundi, inaway mo ako. Ano ibig mong sabihin? Eh, sobra ang hilig mo eh. Ako lang, ha? Kanina pa binabasa yan eh. Hindi ka ba nagsasawa? Hanggang kailan to, Gilbert? Hindi mo ba inisip na baka sa susunod na lakad mo hindi ka na makaligtas? May panahon pa para magbago. Pwede ba sila na lang? Ikaw tumigil na. Alam ko ginagawa ko. Ilang beses ko ba sasabihin siya? Hindi ka pa kinukonsensya. Itong huling lakad yun, nakapatay ka ng doktor. Dalawang security guard ang nasugatan. Talagang ganun eh. Ang lagay ba eh, pababayaan ko pa silang maunaan ako? Yun nga ang inaalala ko eh. Malaki na naman ang naitabi natin eh, baka pwedeng tumigil ka na. Hindi pa pwede, Mal eh. Marami pa akong plano sa buhay. Gusto kong makapagpatayo ng malaking bahay, tindahan, diggery. Kaya pwede ba, Mal? Huwag mo muna akong pakalaman. May fried chicken tayo? Wala. Meron. Diyan ka lang naman magaling eh. Ako lang ha. Lagyan na, doon na tayo sa kwarto. Wow. Ikaw talaga. Talagang nakakahiya natin yan, Tay. Natutuling na rin ako sa mga tawag ng mga tao sa opisina. Bakit? Akala ba nila nagpapalaki lang akong tiyan sa bahay? Paano ako kikilos ni wala akong clue? Ni wala akong lead na mga sundan. Still, you've got to exert every effort to get them. Lahat na ng anggulo pinag-aralan ko. Para akong sumusuntok sa buwan. Mabuti pa yung wanted criminal. Alam ko kung saan pupunta. Alam ko rin kung saan babanatan. Mababangis na ang mga hayop na hinahanap mo, Ordonez. Alam ko. Alam ko. Sira na ang mga ulo niyan sa puwarta. Makikita mo. Bukas makalawa. Titira na naman yan. Yan, okay na. Ayos o. Ito ba bayad o? Salamat. Para ikaw naman. Wala ka bang bago? Balita sa diary mo, hindi pa bumabagsak ang bataan, ha? O, ito.
Bumanat na naman yung mga demonyo? Oo nga, pare. Sunod-sunod na itong hold-up sa bangko. Saan kaya ito? Paramount Bank, sa Malabon. Eh, nagkabari lang pa nga eh. Meron pang nasugatan eh. Ito rin kaya ang gang na sinasabi lang puro bata pa? Hindi na biro-biro yan, pare. Alam mo, kung ako lang pulis, at ako makakahuli sa mga demonyo yan. Aba eh, kakalad ka rin sa Nabaliches. Doon ko imbestigahan. Oo, wala na. Matagal lang umalis ang mga magulang ko dito. Lumipat na sila sa kabilang ibayo. Eh, ano ba ang dahilan at naisip na lang iwan tong bahay? Sinabi naman sa kala na babalik ako pag umadanatak mo ng buhay ko eh. Ay, nako Gino. Nawala na sila ng pag-asang magkita-kita pa kayo. Sa inyo pala pinagdilin tong bahay. Pwede ho ba kami mistambay dito? Maski ilang araw lang. Aba eh, kayong bahala. Pasensya na lang kayo at wala lang mga gamit dyan. Hindi naman delikado yung sugat mong yan. Pero kailangan ituloy mo pa rin ang pagpapagamot at baka magkaroon ng infeksyon. Saan mo nga ba nakuha yan? Aksidente lang ho. Nagkabiro nitong barkada, kaya ito. Buti lumusit yung bala. Yung pinagbilin ko sa inyo, ha? Mga pagdating niyo sa bayan, eh. Kung ano-ano ikwento ninyo. Paano ngayon pag lumala sugat ito? Siyempre, kakailangan din namin ng talagang doktor. Hindi, tama na to. Marunong naman siya. Sige. Kitin niyo siya sa bayan. Ano pa ba? Ano pa bang pangunawang hinahanap mo sa akin? Mula na magsama tayo, puro gusto mo na lang nasusunod. Tuwing alis ka ng bahay, hindi ko alam kung babalik ka pa o hindi na. Basta tumunog ang telepono, kinakabahan ako. Hanggat wala ka kung ano-ano pumapasok sa isip ko. Natatakot ka lang dahil sa nangyari kay George. Kalimutan mo yun. Kasalanan niya. Hindi siya nag-iingat. Kahit anong ingat ang gawin mo, darating ang oras, mangyayari din sa'yo yun. Gilbert, ayoko na ng ganitong buhay. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kaya. Ako naman ang pagbigyan mo, Gilbert. Masyado bang mabigat ang hinihiling ko sa'yo? Para sa atin din naman yun, hindi ba? Tumigil ka na. Umalis na tayo rito. Kung gusto mo, doon tayo sa inyo, sa Cagayan. Sige. Pero bago tayo lumayo, pabayaan mo muna ako. Isa na lang. Pangako yun. Isang-isa na lang. Palagay ko hindi tayo mahirapan dito. Nakita ko na eh. Tipong walang butong ngusin may-ari. Toy, meron na tayong kotse. Bakit kailangan pa natin ng isang sasakyan? Kailangan. Double program tayo bukas eh. Ha? Debat!
Wala lang si Ginos. Bilisan mo bukas ko dito, pangang ita! Upo! Bilisan mo! Upo! Mr. Dominguez, ako si Teniente Ordonez. Kayo'y tumawag sa telepono kanina. Huwag tayo matakot. Tayong dalawa lang nakakalam nito. Ito nga ang license plate na tinanggal sa jeep ko. Tinanggal? Ninakaw. Pati stereo ko, kinuha din. May suspecha na kayo kung sino kumuha? Oo, yung tarantadong minsan nagpagawa sa akin ng kotse. Frankie Reyes. Alam niyo kung saan nakatira? Sa Walabon. Doon sa likod ng kapilya. Salamat. Sa Malabon tayo, Gomez. Tignan ko muna yung contact point. Baka manipis na pare eh. Ano ba sa palagay mo? Palitan na natin. Dali na natin sa Malabon. Di ba sabi mo may kilalang mekaniko si Frankie? Eh paano tayo makakalis dito? Wala ka bang magagawang paraan? Kaya mong paan ba rin to. Pero kayo, malayo yung biyahe nyo. Pakitirik pa kayo sa daan.
Sige, ayusin mo. Alam naman ni Frankie na darating tayo dun. Ano ba? Mukha yatang hinahakot mo na yung mga damit natin. Wala na bang balikan to? Bakit? Nagbago na ng baisip mo? Ikaw naman oh. Luloko lang ito eh. Paano pa tayo makakabalik eh? Lahat ng kasangkapan dyan sa labas eh hakutin na nakabili nito bukas. Ayos na ba yung sasakyan? Hindi pa nga eh. Dadalhin pa namin ito ni sa Malabon. Pwede ba kay Tony mo na lang padala yung kotse? Dito ka na lang. Oh, bakit na naman? Ewan ko ba, parang kinakabahan ako eh. Ano naman ang kinatatakot mo? Tumigil na ako, di ba? Huwag ka mag-alala. Hindi ako magtatagal. Ano, nais mo? Susunugin ko na sana eh. Tarantado. Walang tao, sarado ang pinto. Alam niyo ba ito ng bahay, sir? Hindi. Ang sabi sa tindahan ay nag-inom ang paraw rito kagabi. Tara, abangan natin. Kung ako pa ni Frankie ang kotse at hindi pala bilipat ng bahay, pabalik pa yan. Pagsagaan natin. Toyota ba, sir? Kulay blue? Sobra-sobra kwarta ng gagawin. Baka nag-shopping. O ano? Alam mo ba kung saan yung palit? Oo, alam ko. Wait. Yeah.
Alam ba kung ba't ako nagkaroon ng interes sa kasong ito? Sabi ng mga witnesses, puro kayo mga bata. Ikaw, ilang taong ka na? 20? 21? Anong katarantaduhan ang pumasok sa isip ninyo? At sa edad yun yan ako ang inyong mga hold-up. Kumutay ng police! Bakit? Ano ito? Katuwaan? Kagaguhan? Talaga bang nagkalat ng sira ang ulo? Palagay ko hindi na natin kailangan mag-usap na matagal pa. Ang kotse ginamit sa First Savings Bank robbery, dala mo. Ang license plate na nakabit doon, inakaw ni Frankie Reyes, barkada mo. Hindi ka na pwede magkaila. Dahil doon mismo sa tapat ng bahay nila ikaw nahuli. Maliwanag, hindi ba? O baka naman gusto mo pang isa-isahin ko sa iyo ang bankong hinoldam ninyo? Mapapagod lang kayo. Wala kayong makukuha sa akin. Pulis ako, Gilbert. Gusto mo bang gamitan kita ng paraan para magsalita ka? Kayo ang bahala. Kahit ano pang gawin niyo sa akin, wala akong masasabi sa inyo. Kung gusto niyo, hanapin niyo si Frankie. Siya tanungin niyo. Hindi na kailangan. Sa tagal ko sa serbisyo eh, kasi siguro kong mas ulol pa yon kaysa sa'yo. Ang gusto mong pag-usapan natin ngayon, kasama mo, si Tony Rivera. Gusto ko siya. Mabait. Palagay ko, pwede ko siyang pakiusapan para mag-isama. Hindi problema si Gilbert, pare. Alam natin, matigas yun. Hindi basta sisigaw. Ang pinaalala ko lang, itong si Tony Rivera. Manipis ang balat nun. Baka makurot lang si Pisngi. Kumanta na. Hihintayin ba natin kumanta siya? Maniguro na tayo. Umalis na tayo rito. Ibig mo sabihin, pare? Split na tayo? Hiwa-hiwalay na tayo? Teka muna. Ba't ang hiwalay? Kahit ano mangyari, sama-sama tayo. Bah, bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, dahil sa ako i-split sa utol ko. Kahit saan man makarating, okay lang sa akin. Ikaw, Frankie. Mas maganda siguro, pare, kung magkanya-kanya muna tayo. Magbabakasyon muna ako sa Albay. Kung gusto nyo, pare, balik na lang tayo sa Lucena. Marami akong karantya doon. Pwede tayong alalayan doon. Sige, okay doon. Malayo rin yun. Basta wala lang magchuchuchu eh. Hindi tayo masusundan ng parak doon. Ay, iyak na kaya ka. Palituloy ako, nadama yung sinervis mo. Nung una pa lang, sinabi kong split ka na. Ayaw mo. Ngayon eh. Ngayon talaga ayoko na. Jerry, mas tayo. Basta tayo. Saan tayo pupunta, ha? Saan tayo pupunta? Hoy, kayong dalawa! Kung puro yung gagawin nyo, mabuti pa, malis ako! Kayo, ngayon pa lang, sabihin nyo na kung anong desisyon nyo. Sa lugar lang naman ang pwede kong pagtaguan, eh. Balik din ako sa Gapo. Eh, si Andy! Ako lang naman inaasahan ito, eh. Ako na bahala sa kanya. Sana huwag magkatotoo yung iisip ko, pare. Ano yun? Si Tony Rivera. Hindi natin siya kasama. Pag isinabit ng pulis sa grupo natin yun, sigurado, mabilis pa sa alas 4, sisigaw yun.
Eh, wala kang gagawin kundi ulitin ang lahat na pinagtapat mo sa akin. Opo. Ipirmahan mo yun. Opo. Baka pag ito yung sosgado, bumaliktad ka. Sasabit kita ng gusto. Hindi po. Totoo naman po lahat ng pinagtapat ko eh. Talagang hindi ako kasali sa gang nila. Si Gilbert po ang leader nila. Si Gilbert po. Gilbert? Gilbert, hindi ako alis dito hanggat hindi mo ako kinakausap. Alis ka na, Hilda. Umuwi ka na. Tapos na, hindi mo baka naintindihan? Ano ang pagsisisi ang gawin ko? Huli na. Wala ka na rin tulong magagawa para sa akin. Hirap na ako, Hilda. Hindi na ako makakatagal. Kaya sinabi ko na sa kanila kung saan matatagpuan si Frankie. Nakisama ka na. Lubusin mo na. Sabi mo dito sila nagtatago. Bakit wala sila? Pati mga kasangkapan nila, wala. Darating naman huyong matanda eh. Siya na lang ang tanongin ninyo. May alam naman ho siya siguro. Anong kape? Breakfast na tayo ngayon. Puro inom lang ang ginawa natin kagabi. Joy, malinis natin yung warung natin. Tarap mo mga chips mamaya. Alin doon? Yung banana cutter? Tara, panay. Sige, mauna na kayo. At hindi itong tama ng utol ko eh. Susunod na lang kami. Tol, tol, gising na. Kung gusto mong matulog, doon ka sa kwarto. Makakapahinga ka ng gusto. Sige, tol. Pahinga ka sandali. Maagi, darating na yun. Hintayin na rin natin. Masyadong tahimik ah. Parang sementeryo. Pa,
Bakit, Tol? Wala. Siya nga pala. Kagabi pa, naisip ko na kung ano dapat natin gawin. Inisip ko rin yun. Si Gilbert nasa Hoyo. Hindi naman natin malam kung ano nangyari kay Frankie. Pag natiklo yung Tol, mas lalong tatagalid ang tayo natin. Kaya't ngayon pa lang, umisplit na tayo. Paano makakasamahan natin? Ako nang bahala sa kanila. Basta ang importante, makaligtas ka. Okay naman ang plano mo sa buhay, di ba? Tuloy mo lang pag-aaral mo, ha? Ang ibig mo sabihin, pag split ko ito, may iwan ka? Bakit? Ano ba? Suspetsa ko lang to, Tol. Pero gawin natin yung iniisip ko. Bababa ako. Kunin mo ang manibela. Tuloy-tuloy ka sa labas. Pagdating mo sa gate, hilitin mo ng gusto. Aalalain kita. Pag hindi mo ako sinunod, pareho tayong matatapos dito. Sige na! Isip ko. Alam ko. Joel. Si Monchit. Si Gino. Si Domi. Pare. Mangyari kaya sa atin ang nangyari sa kanila. Hindi malayo, Chop. Nakapatay tayo ng pulis, eh.
Yun. Yun ang pinakamasama natin ginawa. Doon tayo mayayari. Doon tayo walang kabuhay-buhay. Ano na ba ang nangyari sa buhay natin? Ganito na lang ba tayo? Sana panaginip lang to. Panaginip lang. Mamamatay ako pag nagtagal pa ako rito. Iisip ako ng paraan para makatakas ako. Ano ka ba? Mabigat na ang kasalanan mo, pabibigatin mo pa. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni George? Wala kaming kabuhay-buhay dito. Tatakas ko. Ipilito kong makatakas ko, Hilda. Thank you.
Hello? Si Hilda nga po. Kayo pala, Tiniente. Bakit po? Bakit po?